Huwag na huwag mong lalapitan si Juan Miguel. Kapag nabalitaan ko na lumalapit ka pa sa kanya, na hinahawakan mo siya, niyayakap, hinahalikan at inaakit mo makipagsiping sa'yo, ako ang makakaharap mo, Marichuy. Humanda ka sa akin! Pag hindi ka sinigil yun! Magsisisi! Marichuy, kailangan mong ikwento sa akin ang totoo. Gusto kong malaman lahat ng nangyari sa'yo. Wala. Marichuy, ituloy mo ng kwento mo. Sabihin mo sa akin anong nangyari nung gabi. Wala. Ayoko, Juan Miguel. Marichuy, pakiusap. Sabihin mo sa akin. Wala naman akong ibang hanad kundi matulungan ka. Ano bang nangyari nung gabi yun? Marichuy, anong nangyari nung gabi yun? Sabihin mo na, nakikiusap ako. Marichuy, kailangan mo ikwento sa akin ang totoo. Gusto ko malaman lahat ang nangyari sa'yo. Nagsawa na ako nun sa buhay sa syudad. Kaya nagdesisyon ako pumunta sa isang probinsya. Meron ka bang gustong hanapin? Isa lang ang hangad ko sa buhay. Isang tahimik na lugar na may mga taong nagmamahal sa akin na parang tunay na kapamilya. Pero hindi ko naman nahanap. Sinubukan kong bumalik sa syudad pero... Isang gabi. Ano nangyari? Ano nangyari nung gabi? Marichuy, tuloy mo ang kwento mo. Sabihin mo sa akin, anong nangyari nung gabi? Wala. Ayoko na, Juan Miguel. Marichuy, pakiusap. Sabihin mo sa akin. Wala naman akong ibang hangad kundi matulungan ka. Ano bang nangyari nung gabi? Marichuy, anong nangyari nung gabi na yun? Sabihin mo na, nakikiusap ako. Kasi, habang naglalakad ako sa gubat, nararamdaman ko may taong papalapit sa akin. Isa siyang lalaki. Bigla akong kinabahan. Kaya nagtatakbo ako. Pero sinundan niyo pa rin ako. Sige, tuloy mo na. Takot na takot ako sa kanya. Hindi ko malaman kung anong gagawin ko. Pakiramdam ko papalapit na siya na papalapit sa akin. Tapos ano pang nangyari, Marichuy? Sabihin mo, kailangan kong malaman. Tapos bigla niya akong hinawakan. Bigla na lang niya ako niyakap ng mahigpit. Natakot ako. Kaya lang wala naman talaga akong magkawa dahil napakalakas niya. Hindi ko siya malabanan kahit na nagpupumiglas ako. Wala akong nagawa. Tapos sinaktan niya ako. Tapos, nagpunta na nga ulit ako sa syudad. At nagpalaboy-laboy ulit. Pero isang araw nakita ako ni Candelaria na nakaupo sa gilid ng kalsada. Sa tapat ng isang bahay, hindi nakakakain at hindi nakakatulog. Dahil siguro sa sobrang takot at galit ko. Nasaktan ang puso ko. Hanggang ngayon, hindi ko makalimutan. Hindi ko kaya. Nararamdaman ko pa rin. Hindi ko kaya. Marichuy, kilala mo ba kung sino siya? Nakilala mo ba yung lalaking yan? Hindi. Hi, Iha. Alam mo, naghahanap ako ngayon sa magazine ng magandang wedding gown mo. Marami pala dito. Halika, mamili ka. Ayoko. Wala ako sa mood ngayon para maghanap ng wedding gown. Ano bang problema?
pinuntahan ko si Juan Miguel. At nalaman ko na wala pala siya dahil magkasama sila ng bruha. Nasaan sila? Ay, hindi ko alam. Tinanong ko si Balbina pero hindi naman daw niya alam. Nakakapagta kayo. Ano naman ang gagawin ni Juan Miguel kasama yung bruha? Saan kaya nagpunta ang dalawang yun? Siya bang lalaking lagi mo napapanaginipan? Oo. Pero hindi ko maalala ang mukha niya ngayon. Hindi ko kasi siya masyado nakita. Maritsuy, lagi mo ba siya napapanaginipan? Naalala mo ba lagi ang gabing yun? Oo, palagi ko siya naalala. Pakiramdam ko lagi niya ako hinahabol. Sinahawakan niya ako, pero hindi ako makatakas sa kanya. Pag lumalapit ang mukha niya, palagi na lang ako nagigising tapos bigla ako sumisigaw na malakas. Ayoko na siyang makita, kahit kailan. Napakabait mo sa akin, Man Miguel. Turuan mo ko. Ako? Oo. Tulungan mo ako matapos ang mga bangungot ko. Para makilala ko ang mukha ng lalaking yun. Pwede mo ba akong tulungan? Gagawin ko ang lahat para matulungan ka, Marichoy. Gagawin ko lahat. Ikaw lang makakatulong sa akin yun, Miguel. Gusto ko makita ang mukha niya. Para kapag nakita ko siya balang araw, makikilala ko siya. Gusto ko siyang hanapin. Balang araw kapag nakaharap ko siya, mumura-murahin ko siya. Duduraan ko sa mukha. Pupugbugin ko siya o kaya baka mapatay ko siya. Ewan, hindi ko alam. Pag gusto mo naman malaman yun, tinanong mo ako, di ba? Tama, tinanong mo kita. Dahil gusto ko malaman. Wala akong ibang pinagsabihan nito noon kundi si Father Anselmo. Hindi rin alam ni Aling Candelaria na kumupkup sa akin at nag-alaga. Kahit matagal na kami nagkasama, hindi ko pa rin nasabi sa kanya. Pero alam mo ba, ang may kasalanan nito ay ang taong nang iwan sa akin nung bata pa ako, ang mama ko. Hindi, Marichuy. Tayong lahat ang may kasalanan. Ano problema, Juan Miguel? Wala. Bakit bigla ka nalang nagkaganyan? Bakit parang ayaw mo na ako tingnan? Tuloy, bukas yan. Naku, Juan Miguel. Sorry, busy ka pala. Hindi ako busy, Eduardo. Halika. Hello, Marichuy. Hi. Hi. May kailangan ka, Juan Miguel? May hilingin sana ako sa'yo, pabor. Pwede ba pakiatid mo naman si Marichuy sa bahay? Diyos ko po. Bakit ko ba nasabi sa kanya yun? Ngayon nandigiri na siya sa akin. Galit na siya sa akin dahil nalaman niyang katotohanan. Pangako ko, ikaw lamang ang mamahalin. Pangako ko, sa'yo lamang ang aking pag-ibig. Ang buhay ko, sa'yo lamang pinaalay. Yan ang pangako ng puso ko. Thank you.
Sarusan naman, napadalaw ka. Mabuti naman at nandito ka. Kailangan po kayo makausap, Father. Ah, nagkausap na ba kayo ni Maria de Jesus? Father, nakausap ko na po si Marjoy. Oo, ano? Sinabi niya ba sa iyo ang totoo? Opo, sinabi niya ang totoo. Pero sa pag-uusap namin, napansin ko na dahil sa mura niyang edad, may pinaniniwalaan siya na hindi naman tunay na nangyari noon. Kung ganon, naiintindihan mo na ang lahat ng nangyari kay Maria de Jesus. Pero bakit mo kaya tang naapektuhan ka ng gusto sa katotohanan ng sinabi niya sa iyo? Kasi po, Father, ako pong lalaking yan. Pangako ko, ikaw lamang ang mamahalin. Pangako ko, sa'yo lamang ang aking pag-ibig. Ang buhay ko, sa'yo lamang iaalay. Yan ang pangako. Father, tandang-tanda ako kung nangyari nung gabi niya. Lasing na lasing ako noon kaya hindi ko alam na si Marjoy ang naging hindi ko na po alam kung anong nangyari sa kanya noon at kung saan ko siya hanapin. Pero ngayon, nakaharap mo na siya. Alam ko yun, Father, pero sa tinami-dami naman ng taong pwede kong makaharap. Bakit si Marjoy pa? Diyos ko, napakabuti mo talaga. Alam ko naman, Father, pinarurusahan na ako ng Diyos. Pero tanging ang Diyos lang na makapangyarihan na makakapagbigay sa akin ng ganitong parusa dahil sa mga kasamang ginawa ko noon. Nahihirapan ako dahil hindi ko alam na ang nasaktan ko pala ay si Marjoy. Alam ko na ngayon na siya ang babaan yun, si Marjoy. Teka muna nga. Saan ka nanggaling? Saan ka nagpunta? Saan kayo nagpunta ni Juan Miguel? Hindi mo ba naririnig ang itinatanong ko? Sumagot ka, kinakausap kita. Bakit maayaw mo magsalita? Bakit kasama mo umuwi si Eduardo? Magsalita ka nga. Ibig mo sabihin kung ibang babae nakaharap mo, hindi mo matatawag na masama ang iyong ginawa? Hindi po, Father. Hindi naman sa ganun. Kasalanan mo pa rin yun, Juan Miguel. Alam niyo, Father, hindi niyo naiintindihan ang nararamdaman ko. Ano bang sinasabi mo? Dahil sa ngayon, natutunan ko na pumahali si Marjoy.
tapos si Manichoy Father, maniwala po kay sakin. Pabayaan mo na siya, Onelia. Napaka! Bastos na! Ayaw niyo tumingin sa akin? Kita mo, ayaw niya akong kausapin! Baka naman hindi niya kayang gawin. Pabayaan mo na lang siya. At bakit ayaw niya akong kausapin? Baka natatakot lang sa inyo. Sige, magpahinga ka na, Marichoy. Talaga bang mahal mo si Maria de Jesus? Pero anong klaseng pagmamahal yon? Alam niyo, Father, mahal na mahal ko si Maria de Jesus ng buong puso ko. Unang kita ko pa lang sa kanya, alam kong siya ng babaeng mamahalin ko ng tapat. Maganda pa ang hangarin ko sa kanya. Pero mula nung pinigilan ko ng nararamdaman ko. Anong dahilan mo? Dahil alam kong hindi ako karapat-dapat. Pagkatapos ng ginawa kong kasamaan, parang wala na akong karapatang lumigaya habang buhay. Pero may asawa ka na ba nung nangyari sa inyo yon ni Maria de Jesus? Opo, kasal ako nun sa isang babaeng. Alam kong hindi ko naman tunay na minamahal. Hindi kami magkasundo, kaya araw-araw kami nag-aaway. Kaya isang araw, bigla na lang ako naglasing. Pero si Maria de Jesus, minahal mo na ba siya nung una pa lang kayo nagkita? Kinabahan nga ako noon. Hindi ko akalaing mabubuhay ang pagmamahal sa puso ko. Isang araw, nagising na lang ako. Namahal na mahal ko na siya. Marichoy, bakit ka umiiyak? Anong nangyari sa'yo? Sabihin mo lang sa'kin, bakit ka umiiyak na iyak? Pangako ko, ikaw lamang ang mamahalin. Pangako ko, sa'yo lamang ang aking pag-ibig. Ang buhay ko, sa'yo lamang pinaalay. Yan ang pangako ng puso ko. Galit na sa'kin ang kapatid mo. Kung nagsisisi ka na talaga ngayon, kung talagang tapat sa puso mo ang pagsisisi mo, patatawarin ng Diyos ang kasalanan mo. At dinala niya ngayon si Maria de Jesus sa buhay mo, pero hindi bilang isang parusa, kundi bilang kapatawaran sa mga kasalanang nagawa mo. Father, sa tingin ko po... Ano ka ba? Puntahan mo na ngayon si Maria de Jesus. Utang na loob, Juan Miguel. Huwag kang magduda. Humarap ka na sa kanya ngayon din mismo. Sabihin mo sa kanya ang katotohanan. Sige na Father, kailangan ko bang sabihin sa kanya ang totoo? Oo. Kailangan niyang malaman ang kasalanan ginawa mo noon. Pati na ang tapat na pagmamahal mo sa kanya. Pero Father, kinamumuhian niyang lalaking gumawa niya sa kanya. Sigurado magagalit siya sa akin. Pero ang lalaking nalakit sa damdamin niya ay ang lalaking nagmamahal ng tapat. Hindi mo maaaring itago sa kanya katotohanan. Pero Father, kapag nalaman niyang buong katotohanan, lalayong loob sa akin ni Marjorie. Pero sa tingin mo ba mahal ka ni Maria de Jesus? May pinapakita siyang damdamin sa akin noon. Dahil siguro sa utang na loob niya, humanga siya sa akin, hinangahan niya lang ako. Pero ewan ko kung pag-ibig nga yun. Kung ganon, kailangan mong alamin kung ano ang totoo. Pero Father, alam niyo, sa tingin ko, kailangan ko pa ng mahabang panahon para pag-isipan ang gagawin ko. Pero kailangan mong maging tapat kay Maria de Jesus para mapatawad niya ang iyong kasalanan. Paano kung hindi? Kung totoong mahal ka niya, patatawarin ka niya sa ngalan ng pag-ibig. Iyon ang kahulugan ng pagpapatawad. Magtiwala ka sa Diyos, hindi ka niya pababayaan. Salamat, Father. Wala ka naman. Sige mo. Sige, iyo. Thank you.
Yes, hello? Hello, si Tita Onelia to Estefania. Tumawag lang ako dahil gusto ko malaman mong nandito na yung bruhang babae. Pati si Juan Miguel nakauwi na rin dito sa bahay. Pero sa pag-uusap namin, napansin ko na dahil sa mura niyang edad, may pinaniniwalaan siya na hindi naman tunay na nangyari noon. Natutunan ko na pumali si Marichuy. Mahalaman ko po si Marichuy, Father. Maniwala po kayo sa akin. Palalayasin mo na kami dito. Bakit mo naman naisip na palalayasin kita? Dahil pagkatapos mo malaman ang mga sinabi ko sa'yo, hindi mo na ako gusto makita ulit. Meron ba nabago sa'yo? Alam ko namang masama tingin sa akin mula pa noon. Kasi madadala ko, makulit, tapos pinagbintangan pa ako magnanakaw. Pero normal lang namang sabihin yun. Malinis ang tingin mo sa'kin. Pero ngayon, siguro madami na tingin mo sa'kin. Tama ba ako? Pakiusap, Marichuy. Huwag mo sabihin yan. Bakit mo ba pinipilit ang malaman ng totoong nangyari? Siguro gusto mo akong pahiya sa sarili ko, Marichuy, no? Wala ka namang dapat ikahiya sa akin. Hindi mo kasalanan ang mga nangyari. Oo nga. Pero ngayon iba na magiging tingin mo sa akin. Para na akong basura. Huwag mo sabihin yan dahil hindi basura ang tingin ko sa'yo. Tandaan mo yan. Ibang taong may kasalanan. Kasalanan yun ng lalaking lumapastangan sa'yo at dapat siyang lumuhod sa harap mo para humingi ng kapatawaran. Mapapatawad ko ba yon? Ano ka ba, Juan Miguel? Alam mo kapag nakaharap ko siya, ha? Sisipain ko siya hanggang mapatay ko siya. Galit na galit ka sa kanya. Hindi mo lang alam kung paano ako magalit. Hindi mo na ba siya mapapatawad kahit humingi siya ng tawad sa'yo? Hindi. Hindi na. Kahit mamatay pa siya, hindi ko na siya mapapatawad. Dahil sa kasama ang ginawa niya. Biglang nag-ibang pagtingin mo sa akin. Marichuy, hindi magbabago ang tingin ko sa'yo. Alam ko naman yun eh. Matapos mong marinig ang lahat, ayaw mo na akong tingnan sa mata. Pinahatid mo pa ako sa kaibigan mo. Nandidiri ka na sa'kin. Marichuy, hindi ako nandidiri sa'yo. Nandidiri ka? Hindi. Marichuy, umiibig ako sa'yo. Niloloko mo lang ako. Hindi, Marichuy, maniwala ka sa'kin. Mahal mo nga ako pero bilang kaibigan lang. Hindi. Hindi lang bilang isang kaibigan. Mahal na mahal kita, Marichuy. Maniwala ka sa akin, mahal kita. Pangarap ko'y ikaw sa tuwi na Marichuy, makinig ka muna sa akin. Hindi ako nandidiri sa'yo katulad ng sinabi mo kanina. Bakit ka lumayo sa akin? Ibig bang sabihin nun hindi mo ako mahal? Marichuy, mahal na mahal kita. Ikaw ang gusto kong makasama sa buhay ko. Tama na yan. Hindi pwedeng mangyari ito, Juan Miguel. Bakit noon hindi ka lumalayo? Niyayakap ang pangako, di ba? Oo, pero hindi na pwedeng ngayon. Ibig sabihin, wala akong nararamdamang pagmamahal sa akin. Marichuy, hindi mo ba talaga ako kaya mahalin? Alam mo, natatakot ako kasi...
Baka hindi ko kaya. Ewan ko ba. Baka sa tuwing may lalaking lumalapit, nararamdaman ko parang natatakot ako. Bigla akong kinakabahan. Alam mo ba nung hinalikan ako ng Adrian, bigla ko siya sinampal. Tapos yung nangyari kay Amador, lalo akong natakot. Pati ko na siyang mapatay. Isang gabi na ikaw kita. Naisip mo rin ba na gusto mo akong patayin? Hindi. Papahay ka ba kung halikan kita ulit? How romantic. Tama pala ang hinala ko sa inyong dalawa. Ang ibig sabihin nito, mahalin niyo ang isa't isa. Iwanan ako ni Juan Miguel. Pero bakit niya naman gagawin sa'yo yun? Dahil po sa kagagawa ng malanding si Malichoy, inato niya sa akin si Juan Miguel, Papa! Patawarin niyo ako pero hindi ko kayang pakasalan ang anak niyo si Estefania. Dahil ba kay Marichoy? Dumating na ang oras ng pag-amin. Mahal na mahal ko siya kaya hindi ako pwede makasal sa inyo, anak. Dahil gusto kong pakasalan si Marichoy. Maninindigan na si Juan Miguel kay Marichoy. Gusto umalis dito? Oo. Naisip kong kailangan ko na din naman talaga umalis dito sa bahay na to dahil kapag kinasal ka na, eh dito na titira si Estefania. Hindi. Hindi siya dito titira. Uusbong ang pagkakaroon ng kanilang pagmamahala. Ikaw lang ang mahal ko, Marichoy. Ikaw ang gusto kong makasama habang buhay. Nang bibitiw sa tinututukang telenovela, Maria de Jesus. Ikaw na ako po, ikaw lamang ang mamahalin. Pangako ko, sa'yo lamang ang aking pag-ibig. Ang buhay ko, sa'yo lamang inaalay. Yan ang pangako ng puso ko sa'yo. Thank you.